Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po uli ang inyong kakonstruct na si Benny, nagbabalik, at syempre ang BS Hernandez 19 TV po. Welcome back po muli sa aking channel, sa mga subscriber po natin, at syempre sa mga bago rin pong subscriber. Kamusta kayong lahat? Sana nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito. Palaging maganda ang pakiramdam. Siyempre, okay palagi ang kalusugan. Mag-iingat na lang po tayo kung saan man tayo pupunta at kung ano man ang gagawin natin. Maraming salamat pala sa pagsuporta nyo palagi sa aking munting channel. Ingat-ingat na lang po tayo. Maraming salamat po. Ang content po pala natin ngayon ay natutungkol sa 5 piso na BSP na may year na 1998. Dahan lang po muna tayo saglit sa endatomista sa palagi nating kaagapay sa paghahanap ng coins para makita po natin ang record nito. Ang year 1998 na BSP 5 peso. Endatomista BSP 5 peso na may year na 1998. Maraming salamat pala sa endatomista sa pagbibigay nyo sa amin ng informasyon tungkol sa mga coins na hinahant nga po namin dito sa Pilipinas. Search nyo lang po sa Google itong endatomista para makita nyo rin po yung mga record ng mga coins na hinahant nyo po dito sa Pilipinas. Ayan, diretso na po tayo sa coins na tatalakayin natin. Ito nga po yung unang variant natin sa 5 peso BSP na may year na 1998. Meron po siyang 24%. May price siya good, very good at fine condition na 10 pesos. Sa fine condition naman po, 17 pesos. Sa extremely fine condition, almost uncirculated at uncirculated condition, 30 pesos. Ang ikalawang variant naman po natin sa year 98 na reverse one rin po siya. Ito po yung ating hard to find coins. May frequency record siya na 1.9%. May price record po siya na 240 pesos sa very fine. Yan nga po yung hard to find coins natin sa year 1998 na 5 peso BSP. Ito nga po mga kongstrak ang una nating coins. Sa obverse nga po, makikita natin ang portrait ng ating unang presidente na si Emilio Aguinaldo. Worth na 5 piso at ang worth na Republika ng Pilipinas sa gawing ibaba naman po ang year na 1998. Bale mga construct itong year 1998 natin na walang mint mark sa endatomista, merong itong frequency record na 24%. Ayan, may price siya sa good 11 pesos, sa very good 11 pesos, sa fine 11 pesos, sa very fine 17 pesos, at extremely fine hanggang uncirculated 30 pesos. Ayan po. Ang ikalawang record naman po na meron rin tayo sa endatomista na year 1998, yung nga pong merong may mint mark. Ito po kasing coins natin, walang mint mark po ito. Yung isang record po ng year 1998 natin, yung merong may mint mark po. Ang frequency record po noon ay 1.9%. Mababa po siya. Kaya naman hard to find ang year natin na 1998 na may mint mark. May price value po ito sa very fine na 240 pesos sa record ng endatomista nga po. Very fine pa po yun. Lalo na po siguro kung almost uncirculated o uncirculated yung hawak natin na year 1998 na BSP 5 peso na may mint mark. Sigurado naman pong maganda talaga ang price po nito. Sa ngayon mga construct, wala pa naman po tayong hawak na year 1998 na may mint mark. Sana sa mga susunod na araw magkaroon na rin po tayo nun. Makahunt rin po kahit papano. Pero mga construct, may napansin kasi ako dito sa coins natin na year 1998 nga. May nahunt kasi ako na medyo kakaiba sa pangkaraniwan na year 1998 natin na 5 piso BSP. Yan nga po. Ito po mga coinstruct yung nahunt ko nga na sinasabi ko na medyo kakaiba sa palagi nating nakikita na year 1998 na BSP 5 piso. Medyo halos circulated na rin po itong coins na nahunt nga po natin. Una nga po, itong scallop border niya makapal po at dikit na dito sa ating outer circle nga po. Itong pinaka
circle ng coins nga po. Ayan. Makapal po siya. Pati yung word rin po na Republika ng Pilipinas. At may napansin rin po ako dito, mga coins rock, yung sa year niya na 1998. Yung number 1 po, maliit po. Yung pinakakuwit ng 1, yung sa bandang itaas. Ayan. Sa reverse naman po ng coins. Ayan nga, kung mapapansin nyo po agad, makapal po yung ating scallop border rin. Dikit rin po sa ating outer circle nga po. Pati yung Bangko Sentral ng Pilipinas, makapal rin po. Yung tag wheel, yung pang ibabang araw at yung pang itaas. Ayan. Ngayon rin lang po ako nakahunt ng ganitong year 1998 na 5 peso BSP. Ayan, makapal po yung reverse ng coins. Kukompare po natin, mga coins rock, doon sa pangkaraniwang coins na nakikita po natin na year 1998. Ayan, kukompare na rin po natin yung halos medyo circulated na rin para medyo malapit po yung kanilang condition, yung condition nga po, para medyo malapit po yung kanilang futures, yung condition ng coins. Yan, mga coins rock, una yung sa year 1998 nga po, pansinin nyo, mga coins rock, yung number 1 maliit yung kuwit niya kaysa dito sa pangkaraniwan na 1998 na may kita natin, mahaba yung pinaka kuwit nung number 1 po sa bandang itaas. Pati yung scallop border po, nakadikit dito sa ating outer circle. Yeah. Dito po sa palagi natin makikita, manipis po yung scallop border at nakaangat po yung scallop border sa outer circle nga po ng coins. Yung pinaka-edge po ng ating coins. Ito rin po yung may isa pa rin po tayo, yung year 1998. Check nyo, mga coins rock, yung mga 5 peso nyo na BSP, baka ganito rin po, hindi nyo lang po napapansin. Ito, itong pangalawa po, same run lang po dito sa ilalim. Yun po yung kuwit no number 1, mahaba po compare dito sa nahan nga natin na isa. Mukhang wala naman pong dinamage siya. Mahalata naman po kasi kung dinamage yung coins. Yan po ang napansin natin sa ating year 1998 na 5 peso BSD. Sa reverse nga po ng coins, pansin na po agad ang pagkakaiba nila. Itong sa pangkaraniwan po natin makikita, check nyo po yung scallop border nya rin, may space dito sa ating outer circle. Dito naman po sa nahand nga natin na medyo kakaiba, yung scallop border po ng coins nakadikit po doon sa inner circle. Tapos makapal rin po yung Script of Legends saka yung Word na Bangko Sentral ng Pilipinas kaysa po dito sa isang coins nga po. Pati yung year na 1993. Ngayon rin lang po ako, mga coins rock, naka-hunt ng ganitong klase na year 1998 na sa palagay ko, medyo mahirap rin po makita ang ganitong coins na year 1998. Bukod pa po doon sa isa nating year 1998 na may mint mark na talaga naman pong hard to find.
Yan po. Check nyo lang mga coins rack yung coins nyo. Baka ganito rin. Ito po yung medyo bago natin na isa na year 1998 rin. Yan po, pansin naman ang pagkakaiba nilang dalawa. Itong nasa gawing kaliwa, medyo manipis po yung kanyang Script of Legend, yung Scale of Border, Board na Banko Sentral ng Pilipinas, saka may space nga po yung Scale of Border doon sa outer circle natin. Compare po dito sa isang coins natin, makapal po siya. At dikit rin yung Scale of Border sa outer circle nga po. Nag-iisa lang po sa akin mga construct ito. Ngayon rin lang po ako nakahunt hanggang tong year 1998. Yeah, pansin naman po. Yung sa number 1 nga po, yung pinakaitaas. Itong pangkaraniwan na nakikita nga po natin na year 1998, mahaba nga po yung kuwit. Ito po, may XE lang. Saka yung space nga po ng Scale of Border sa ating sa outer circle nga po ng coins. Dito sa nahunt nga natin na isa nakadikit. Ayan. So paano mga coins rack, sana may na-share na naman po akong impormasyon sa inyo tungkol dito sa ating 5 peso BSP na may year na 1998. Check nyo lang po mga coins rack yung coins nyo na year 1998 na 5 peso BSP. So paano mga coins rack, hanggang sa muling video vlog po natin. Maraming maraming salamat sa pag-suporta nyo palagi sa aking channel. Maraming maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga video. Hanggang sa muli po mga kakonstruct, huwag nyo po kalimutan mag-like, share, subscribe. At click nyo na rin po yung notification bell para update kayo sa mga susunod ko pa pong mga video. Paalam na po mga kakonstruct. Bye-bye. Ingat-ingat po. God bless.